kahapon po sana itatanong ko about nung sa ulam bro. Ay, oh, sige. Kay Kuya Juan Miguel. Oh. Iba po yung may post si Father Darwin na parang yung post ng kanyang may ibang post yung hospitalization niya na parang ina-atake siya ng mga mangkukulam. Oo. Tapos ano po, yung tanong ko eh, posible po kaya na kilala nung nag-surrender na mangkukulam yung mga iba pang mangkukulam na umatake kay Father Darwin? Brad, magbigas mo. Sagutin mo, bro. Andiyan ka naman, di ka naman kita. Tanggalin mo yan. Di ka makita, bro. Okay. Ano, may posibilidad ba daw, halimbawa, nasa ano ka pa, nasa pangkukulam ka pa, no? Halimbawa lang, nasa pangkukulam ka pa. May posibilidad ba na matrace mo kung sino yung kumulam kay Padre kaya na-hospital siya? Sa'yo na ko, ha? Panangitan, wala pa kaning biya sa pagkamangkukulam. Naabay, naabay posibilidad na matrace ni mo kung kisa to yung nagdaot ni Padre? Mag-William Joy, oo daw. Meron daw, meron. Eh, paano po yun? Pag nats niya yung mga ulam, may suspicion din ba yung mga ulam? Ha? Ano yun? Kasi marami. Eh, association din ba yung mga mangkukulam? Kasi sabi ni Father Darwin, mga mangkukulam. So, meaning, parang maraming yung mga umaatake sa kanya. Parang nagkaisa. Oh. Parang may organization. May association ba lang? Association. Wala. Walang association. Kanya-kanya. Individual. Iba-ibang mga doktrina. Iba-ibang doktrina. Iba-iba ritual. Lingwahin sa imong pagkukulam. Oh, yun. Yan ang sagot niya. Naririnig naman dyan, malakas yung cam yung microphone natin. Ano, maliwanag yung sagot ni Kuya Juan Miguel, ano? Paano mo kulamin, brother? Anong paraan? Sinabi mo kagabi. Okay. Yung kanyang adamantium tip. Lumalabas yung kanyang adamantium tip dito sa, ano niya. Ma'am Helen? Okay na po. Ha? May iba po akong tanong, okay lang. Yes. Tanong ko lang po about binyag. Ah, binyag. Panilig ka sa sagot niyan. Panilig ka, ikaw sumagot niyan. So, diba po sa atin, yung katuruan ng simbahan, dapat yung maging ninong at saka ninang, katoliko din. Pero bakit po inaalaw yung mga hindi katoliko na, like for example, maging sponsor sa sa mga binibinyagan. Bakit may ano po ba yung may mga exemption po ba? Dito sa atin sa talagang higpit dito. Hindi talaga pag na alam natin na yung nag-sponsor ng binyag ay ibang sekta, hindi pwede. Hindi pwede tanggapin. Alam natin yung basic natin na yung mga sponsor ay sila ay pag-alawang ina, no, mga ama, ina. Sila ang magtuturo sa kung ano ang mga dapat ituro sa ating pananampalataya. E paano naman pag tanggapin natin yung mga ibang sekta na mag-sponsor sa kanila, paano na ang kanilang pananampalataya? Lipat. So kami dito, ako no una ako isang katikis na ako sa mga yung mag-seminar. Eh hindi pwede na i-sponsor yung ibang sita. Kasi baka mag-over the bakon sa pagdating ng Ano kaya sa inyo sa diocese, Brother Wendell? Pwede ba sa inyo, Brother Wendell? Ako po ang kagabigay sa kikatulal noon ng katikis mo na lalo na sa mga maliliit preparation for baptism sa mga ninong at ninong maraming ipinagbabawal po talaga sa batas natin na yung
mga hindi Katoliko magiging ninang at ninang sila. Dahil sila tagapagturo sa bata, bakit turuan nila ng maling pananampalataya, yun, magsulot ng confusion sa bata. Kaya kung may nakalusot man, baka hindi yan naitanong o baka nagpakilala lang na Katoliko sila. Dahil hindi kasi tinignan natin ang kanilang baptismal certificate bago sila magiging ninang at ninong. Tinanong lang kung ito ba ay Katoliko, ito ba hindi Katoliko, dahil hindi talaga pwede na yung mga hindi Katoliko ay magiging ninang at ninong dahil sila ang ikalawang parents, mga magulang, na tagapagturo sa mga bata. Hindi mo that good non habit. Hindi tayo makapagbigay nang wala tayo. So kung sila ang tagapagturo, anong uri ng kanilang doktrina ng ituro? Natural. Yung natutunan nila galing sa sulpot na sikta. Kung ang natutunan nila na isa sa mga sakramento ayon kay Kubos ay sacrament of holy oil, yung bugtong lubik. Bugtong niyog. Isang niyog. Ma-over na ba ako diyo kasi natin, ano? Ano po yung iba, yung mga ibang pari po, parang inaalaw nila, pero hindi po. Ang pagkakaalam ko po, pag-sponsor, yun po yung ninang talaga at saka ninong na nakalagay, pwedeng ilagay doon sa kanyang baptismal certificate, di po ba, na dapat, Katoliko lang po. Tapos yung iba, pwede na pong hindi ilagay sa baptismal certificate nung bata na bininyagan or nung sino mang bininyagan. Kasi yung ibig ko pong sabihin ng pwede silang mag-sponsor, bakit po yung ibang mga pare, inaalaw po yun kahit ibang kagaibang sekta, inaalaw pa rin po sa simbahan na mag-witness as ninong at ninang. Tapos, syempre, magbibigay din po yun sila ng offering. Hindi yan siguro, ma'am. Siguro lusot lang yan. Nakalusot lang. Pero hindi talaga ini-encourage na dapat pag magpa-sponsor tayo ng mga taga-ibang sikta kasi malaking epekto yan sa bata. Pag lumaki yan, nako, yung mga aral niyan, yung pastor, yung ibang mga sikta na naging sponsor. Kasi kadalasan, yung mga Katolikong nag-sponsor, lalo na kung hindi si FD, lalo na kung walang pakialam sa doktrina ng simbahan, walang pakialam sa bata yan kung paano malaki, lumaki yan. Ang paraan kasi, ang paraan sa baptism, iba ang tagapagbigay ng katekisim, iba rin ang siya ay magbinyag na lamang pagkatapos ng seminar. Hindi na niya inaalam yung mga ninong-ninang, hindi na niya inaalam. Pero yung mga katekista, yun ang bigay ng katekisim, pinaalam yan sa mga magulang na huwag kayong magpa-sponsor ng born again o Iglesia ni Cristo, yung taga-ibang sikta, dapat Katoliko lang. Kapag oras na lumaki ang bata na yan, dapat yung mga sponsor ang mangaral sa kanila tungkol sa pananampalataya, tungkol sa ating doktrina. Pag mahaluan yan ng mga taga-ibang sikta, malamang yung bata na yan, lumaki yan, maging born again yan. Kasi yung mga sponsor na nakapasok, nakalusot, yung madalas mangaral sa bata upang akayin nila sa kanilang doktrina. Kaya mag-ingat po tayo na hindi natin palulusutin yung mga taga-ibang sikta na nais pumasok sa ating simbahan upang magpa-disguise at maging sponsor ng mga bata. Kasi iba yung intensyon nila. Pag lumaki ang bata na yan, aakayin nila yan sa kanilang maling pananampalataya, maling doktrina ng simbahan.
Pangyan lang yung Brother Jesus, yung ang simbahan ay nagpaintulot sa atin yung mayroong mixed marriage. Pero yung mga kabata, yung mga kabataan, ay dapat din ang ating mga turo dito sa simbahan Katoliko ay ituturo sa mga bata, hindi sa ilang sa sikta. Ano, sa iba. Yun ang mga kondisyon. Kaya dito sa Bohol, dito sa atin, bawal talaga maging ninong-ninang yung taga-ibang sekta. Lagi yung inihigpitan yung ng mga katikista. Bawal talaga. Bawal dito. Hindi yan, hindi natin i-blame sa pare na sa mga parokya ninyo na ina-allow nila yung makapasok yung sponsor na hindi Katoliko kasi hindi alam ng pare niyan kasi iba yung gumagawa ng tinatawag nating pre-Jordan. Ay ma, di ba? Pre-Jordan. Oo, pre-Jordan. Hindi ang pare ang nag isinangal na ano, nag-handle sa pre-Jordan. Mm-hmm. Kaya yung pare, diretso na lang yan sa ano, Binyagan. Oo. So hindi alam. Hindi alam ng pare na may nakalusot pala. Kaya tayo, mag-ingat. Tayo mga magulang, mag-ingat tayo. Kaya mga nalulusot na kami ng papalibing eh. Oo, papalibing nga. Yung buhay pa, born again. Pag namatay na, Katoliko na. Kasi gusto malibing sa ating simentere. Gusto sa simentere natin may palibing. Sa buhay pa, born again. Pag buhay pa, nako, ina-atake ang simbahan. Pagpatay na. Nangyari yan, Virgin, totoo ito, Brother Jando. Doon sa, ano, sa may Dawis o parokya, yung matanda, atake, todo atake ng simbahan, Katoliko. Yung si Sister, ano? Sister Mads natin. Ito ang nangyari. Siya yung presidente ng chapel. Oo. Nang mamatay ang matandang ito, Alam ko. Alam mo ba? Alam mo na. Nang mamatay ang matandang ito, yung mga anak umalma na, kasi yung chapel leader, ayaw pumirma, kasi halata talaga na hindi na siya Katoliko. Pero gusto ng mga anak na mailibing talaga sa Katoliko. Ang nangyari, puntahan nila yung kura paroko upang paintulutan sila ng mailibing sa simbahan Katoliko. Pero ayaw naman ng chapel leader kasi yan ang batas natin sa ating mga chapel palisin na pag hindi ka Katoliko, hindi natin palibing sa simbahan. Lukuhin ba natin ang Panginoon? Ngayon, gusto talaga nila. Inaaway nila yung chapel leader na hindi na lang natin pangalanan. Pinupunta sa Kurapuroko. Ang sabi ng Kurapuroko, hindi na ako pumirma kasi yung chapel leader ninyo. Hindi po may perma. Hindi ko na alam kung anong nangyari. Bakit hindi siya pinipirma? Sabi nito, siya ay born again na. Bakit naman natin ililibing? Hindi siya gusto maging Katoliko. Gusto niya sa kabila. So, yung taga-kabila na ang magpalibing sa kanya. Anong nangyari? Nagagalit yung mga paan. Sinusulong yung chapel leader. Inaaway. Mabuti na lang. Pero nailibing pa rin sa simbahan, mabuti na lang. Kasi itong si Father Darwin, dumaan doon, nung may sakit pa ang matanda, hindi pa namatay. Nung mga ilang araw na lang. Kasi ibinibilis ni Father Darwin ang bahay ng matanda. Kasi may nasakit. Alam mo naman itong si Father Darwin, pag may oras may marinig na may nasakit, kailangan talaga ng anointing of the sick, no? Yung holy oil, brother. Brother Wendell. Hindi yung lubi. Lubi pa. Niyog. In-anointing ni Father Darwin. Anong nangyari? Yun na lang ang kaiisang ebidensya upang napagbigyan ang matandang yun. Ibalibing. Bumalik na pala siya. Si Father Darwin pala ang ito lang ang nakita. Ito lang isang ebidensya.
kaya napagbigyan ng mga ano kahilingan ng mga anak. Kasi kaya ay isang leksyon ito. Bago kayo lumipat sa ibang sikta, siguruhin nyo na yung nilipatan nyo may may cemetery. Oh. Doon sa ano, Brother Mendel, doon sa Leyte na pinuntahan namin ni Brother Edgar sa Javier Leyte. Si Father Joselito Laurente. Oh, yun. Yun. Bilib ako sa paring yun. Kaibigan rito. Umabot sila sa radio station. Ha? Kasi, yung pastor, talagang dinala si padre sa radio station, ano? Kasi, bakit daw, ayaw daw ipalibing ng Curaparoco yung membro niya na reklamo ng mga kamag-anak gusto yung ilibing sa Katoliko. Eh, lumipat tulad ng born again. Ang sinabi nung ano, nung Curaparoco, bakit? Inutusan ko ba kayong lumipat sa born again? Ngayon, born again na, magbigay ng ano dyan, magbigay sa kanya ng magarang libing. Ba't kami ang istorbohin nyo? Eh, turo tayo ng turo na mabuhay ng kabanalan sa Katoliko. Pero lumipat kayo sa born again. Tinitira nyo pa ang pananampalataya namin. Tapos ngayon, pag namatay kayo, ito kayong lalapit. O, yun, matapang yung ano yun. So, kahit umabot sa radio station, talagang lumaban si Father, ano? Iyon, maganda yun. Kaya, sabi ni Brother Wendell, ito yung warning sa inyo. Kapag nilipat kayo sa ibang sekta, siguruhin nyo na merong sariling cemetery. Okay, Ma'am Ellen, thank you. Salamat po. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am the